Ayan, at may katuruan din po ang Panginoon sa mga babaeng bawat sa mga batang walang ama. Ayan, Exodus 22:22, mababasa po natin. You shall not afflict any widow or fatherless child. Huwag po tayo magpahirap sa kanila, bagkus ay atin po silang kahabagan. Kung sila man po ay humihingi ng konting tulong, huwag po tayo mag-atubiling, sila ay tulungan. At yung mga bata po na walang ama, ayun. At sabi nga po, pag sila po ay nanalangin o tumawag sa Panginoon, hindi sila pag iimbutan o hindi sila tatalikuran ng Panginoon. Agad-agad po silang sasagutin ng Panginoon sa ayon sa kanilang mga panalangin. Malay nyo po, sa ating pagbibigay ay sinabi nilang kahabagan ka ng Panginoon. Yun, isa na pong dalangin yun para sa ating mga nagbigay. O ayan po. Okay, dumako na po tayo dun sa ating pag-uusapan, mga ka-hunters. Ito po yung apat na uri ng barya. May piso at may limang piso. Yan. Okay? Tingnan po natin, mga ka-hunters, isa-isa. Ayan po, ito po ay focus ko lang. Yan. Ito may taong 2019. At alam nyo po ba kung anong pagkaka-error na ito? Ito po ay obverse error po. Yan. At makikita po natin yan dito sa tagal mabuksan ng aking unang-una dito po. Yan. Yan, sa pangalan po, tingnan nyo po. Na kahit yung mint mark po. Yan. Nagkaroon siya ng double punch na hindi natuloy. Ayan, 2020. At saka yan, oh, sa may tenga po. Okay. Ayan po yung mga error niya, mga ka-hunters. At ito naman po, 2017 na piso po. Ito po yung BSP series na huling ginawa bago po pumasok yung NGC series o new generation currency. Ay, yan po. Tinabi ko lang po kasi ang condition niya po is ano ba ito? Medyo very good pa po. May gas-gas pero hindi ganong marami. Ayan. Tsaka napakakintab pa po niyan, mga ka-hunters. Napakakintab pa po. Ayan. At saka po itong 2003 na 5 piso po, nickel basang composition. Ayan, kung makikita nyo po yung overs niya, oh. Wala pong mukha si Emilio Aguinaldo. Hindi po natin alam kung ito talaga ay sinadya or whatever. Kung ano po nangyari dito. Ayan, oh. Maganda sana, oh, kasi kita nyo naman po yung scallop ring, oh. Maayos na maayos pa. Ayan. At ito pong iya. Ito pong dalawang uri ng tabi muna natin, tabi-tabi po, tabi-tabi. Iyan. Ito pong dalawang uri ng 5 piso na round na may taong 2018 at saka 2019. Ayan po, kung makipapansin nyo po,
Itong isa ay frosted po. Ayan po yung mga puti-puti niya. Pero ito pong 19 po, wala. Sa kasalukuyan po, itong barya na ito ay hindi... Pwede nang ituring po itong semi-hard to find kasi napakabihira na po nito. Kaya lang po, ito po ay hindi ganun nabibili sa mataas na halaga. Ito po ay pwede mabili po hanggang 130 pesos up to 100 pesos. Depende po sa kondisyon. Ayan po. Paano po ba natin malalaman? Ayan. Yung mga puti-puti po na yan, yan po yung sinasabi na frost. Ito yata, overs, hindi. Oh, overs and reverse kung po ito. Frost, yan. Ayan po. Tsaka yan, oh, mayroong hindi maganda po yung sinasabi nilang lamination. Yan, mga kuwan yan dahil po sa pagkakuha ng grasa, kaya po nagkakaganyan. Ganyan po yung pagkaka-imprinta. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy again, mga ka-hunters, coin traders po for buyer and seller. Seller, kung nais nyo pong magbenta ng mga kuan po, ng mga barya nais nyo ibenta, ayan po sa Coin Traders for Buyer and Seller, punta lang po kayo sa Facebook page at i-type nyo lang po yan at pwede na po kayo mag post. Yan po ay nakalink sa iba't ibang mga Facebook page. Okay, maraming maraming pong salamat. At ito, ito na nga po, ayan, nasaan na nga po? Ila, nawala. At ayan na nga po. Ayan po. Kung makikita nyo po, 100 pesos bill. Oh. Yan po ay hindi po siya tawag dito radar, solid repeater, yung pong sinasabi ko sa inyo, ito pong serial number. Ino, tingnan nyo po, iba-iba po, ito ay 5 digit. Ang ito po yung sinasabing new design series po na paper bill. At yan po, nakalagay po dyan, oh, Philippines New Design Series 2019 and 2022 100 bill. Si Mariel po yung nagbebenta online po, 9207. Si Ate Mariel. Siguro malutong na malutong pa tong barya na to kahit nasa sirkulasyon. Oh, itong 100 pesos na to. At saka yung makikita nyo po, ito wala pong star to, ha. Yung makikita nyo po yung star dito sa may serial number, yung tawag dito, asterisk po. Yun, dapat itabi nyo rin po yun. Kasi yun po, nagpapahiwatig na pagpapalit po ng administrasyon o yun ang mumuno po sa Bako Central. Kung aalis na po si si Boss A at papalit si Boss B, si Boss B, nilalagyan po nila ng asterisk yan, kaya meron pong value. Okay, at ano nga ba, magkano nga ba ibinebenta ni Ate Mariel ang 100 na to? Ayan po, 3,900 po yan sa dalawang piraso. Oh, kaya nga po, sabi ko sa inyo, sa bagay, wala namang problema, karapatan po ng bawat isa sa atin na magpreso ayon sa ating kagustuhan po. Wala po nagbabawal dyan. Kahit sabi mong, 100 pesos lang naman yan.
Siyempre, hindi naman po tayo yung bibili. Malay nyo, magustuhan po ng mga foreign collector po. Okay, pagpatuloy na po natin yung kanina. Yan, 100 peso yung pinagpatuloy na po natin. At ito naman pong 2019 na to. Ayan. Ito naman po siya yung reverse lang po. Ayan. Frosted 2019 na reverse. Wala pong obverse yan, mga ka-hunters. Pero meron po nitong, alam ko meron po nito obverse and reverse po, parehas frosted. O, yan po mga ka-hunters. ₱5, 2018 at saka 2019. Yan, maraming pong salamat mga ka-hunters sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta. God bless you po. At yan, palagi kong palaala, magbasa po tayo ng Biblia mga ka-hunters. Maraming pong salamat.